ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Sumasakay ako sa tamang sakayan. Nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan ko mga tumatawid sa kalsada. Bumitin ko pag ang ilo ay pula. Ngayong gabi po, malinaw ko na sa ampalig ang 12 kasama natin sa tablado. Nagmula man sa iba't ibang partido, samahan, katulad natin silang bukas ang puso at isip na magambag para sa pinakamainam na solusyon. Kahit paalam nilang san katerba ang kakarapin problema, nagkusa silang sumama sa atin, bitawan ng mga personal na interes, at tumulong para makabuo ng isang alyansang sabay-sabay na sasabuan tungo sa isang direksyon. Ilan sa kanila yung nakatrabaho ko at nakasamang nilabanan ang dating administrasyon. Ang iba naman ay nagpapakitang ginasta sa kanilang posisyon at tumugon sa panawagan ng taong bayang maglingkod sa mas mataas na panawagan. Sama-sama po nating salubungin ang Team Pinoy, mga Pilipinong tunay na tuwid sa daang matuwid. Nang lahat ng Pilipino, may angking galing, may angking talino, may angking talento. Nasa dulo po ng daang matuwid, mas malaking pondo para sa edukasyon, mas malaking pondo para sa kalusugan, mas malaking pondo sa serbisyo publiko. Ako po si Risa Ontiveros, kasama sa Team Pinoy, lumalaban para sa mga kababaihan at para sa kalusugan. Ako po ay naniniwala na sagrado ang boto ng bawat Pilipino. Kaya po tayo ay lumaban. Pag nasa tama ka, never give up. Huwag po kayong aayaw, kasi tama yung inyong ginagawa. Ang gasolina namin ay pagmamahal sa taong bayan. Yan po ang tunay na gasolina, hindi yung gasolina ng trapo. Hindi po ito yung gasolina ng pera lang. Ito yung gasolina ng paninindigan. Ito yung gasolina po ng Team Pinoy na hindi nauubos, kasi ito'y nagmumula sa pagmamahal sa taong bayan. Those who have less in life shall have more in law. Yan po ay isang kasabihan na nagbibigay ng sustansya sa demokrasya. Tinatawag ko yan ay participative democracy. Ang poverty level natin kailangan ibawasan natin. Ang bawat Pilipino ay dapat maging bayani sa kanyang bayan. Natanong din ako, bakit ka sasabak sa politika? Ang politika ay napakadumi. Ganon din po sa iyong ama, bakit pa kayo sumabak dyan? Pero mga kababayan, simple lang po. Sa politika po at tapat na serbisyo sa gobyerno, marami kang matutulungan at maraming mga kapuspalad ang mas mabilis mong maiaangat. Sa politika po at sa tamang serbisyo sa gobyerno, mas madali natin matatanggap ang kadakilaan. Ito po ang legasiyang nais iwanan ko sa ating mga anak. Noon pong mga madilim na panahon nung nakaraang administrasyon, isa po tayo sa tumayo at nakipaglaban at naging boses ng ating mamamayan. Subalit aamin po ako na kulang pa po ito. May mga ilan pa po ang kaguluhan sa mga ilang parte ng ating bansa. Meron pa rin po tayong mga kababayan na naghihirap at meron pa rin pong mga tiwali sa ating gobyerno. Kung kaya kailangan natin magsama-sama at magtulungan at suportahan si Presidente Aquino para tuluyan na malutas ang mga problemang ito. Good government, good governance o walang pagnanakaw, ang ibig po sabihin niyan ay good economics. Pero tignan niyo po ang pagkatao, tignan niyo yung suporta po ng sa ating Pangulo, at tignan niyo po yung suporta sa reforma para ang ating republika ay tuloy na tumindi at ang presyo, trabaho at kita ay maayos na. Ako po, ipinangangako ko sa inyo na sa mga darating na panahon, sisikapin ko po
na magtutayo ng mga livelihood projects sa 1,600 towns and cities of the Philippines. Sapagkat ako po ay naniniwala na hanap ang buhay pag may hanap buhay. Hamong ginakaharap natin, magkakasama nating dapat sagupain at magkakasama nating dapat tugunan. Sa nakaraang 6 na taong kong paninimbiyan sa Senado, naging isang malaking karangalan para sa akin ang ihatid at dalhin ang inyong boses at boto sa Senado. Dalangin ko po, kapiling at kasama ang 12 miyembro ng Team Pinoy. Sana kami po ay matulungan at gawaran ninyo ng inyong tiwala, ng inyong paniniwala at gayon din ng inyong suporta upang sa gayon, sa ngalan po ng pagiging tagapagsilbi sa pamahalaan, magawa at magampan na namin ang aming tungkulin at sinumpa ang layunin para po sa inyong lahat. Alam po natin, napakarami ng mabubuting nangyari, pero marami pa po tayong kailangan gawin. Marami na pong reformang nagawa, pero marami pa po tayong reformang kailangan gawin pa. At ito pong grupong ito, ang Team Pinoy, kasama po ng ating presidente, yan po yung magsasagawa, yan po yung magdadala ng mga reformang kinakailangan ng ating bayan. At ngayon po, nandito ako, si Binigdo Bamakino, isang leader ng kabataan, nagsasabi po sa inyo, handa na po ako. Handa po akong manilbihan at handa po akong itupagpatuloy ang sinimulang laban para sa ating bayan. Ipapalawak natin ang coverage ng mga scholarships lalo sa universidad. Papalawakin din ang ating gaspe ng mga edukasyon para sa elementary at sa high school. At yung ating universal healthcare bill ay iko-cover na po ang lahat ng mararitang pamilyang Pilipino para lahat ng 100 million Filipinos, meron mang counterparty o wala, ay kailangan Estado, gobyerno ang nagbayad ng kalusugan ng pangangailangan. Kung po kayang gawin mag-isa, kailangan ko si June, si Sunny, si Cheese, si Sincha, si Jambi, si Coco, si Grace, si Bam, si Alan, si Risa, at si Sunny. Huwag po niyo kakalimutan ang nagmamahal sa inyo, naglilingkod sa inyo, gumagawa at susunod sa tuwid ni Dean na Pangulong Noynoy Aquino. Maraming salamat po! Para sa mga mabubuting Pilipino, ako isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan, pumipila at di nakikipagunahan, at di ako nagwawangwang sa latsangan. Nagpababa ako sa tamang babaan, hindi nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan ko mga tumatawid sa kalsada, humingin ko ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino,